Welcome to my YouTube channel Riza Pinheiro TV. Wash your hands, trim your nails. Habit 4 says wash your hands, trim your nails. Habit 5 says clean your ears, clean your ears, clean your ears. Habit 5 says clean your ears, clean your ears. Oh, wow.
Good morning, classmates. Okay, ngayon ay pangalawang araw ng ating online class. Okay, ngayon ay araw ng... Ano araw na tayo ngayon? Tuesday. Sabihin po natin, Tuesday. Okay, today is Tuesday. So, kapag araw ng Tuesday, ano daw po yung activity ng gagawin natin? Ano activity ginagawa natin pag araw ng Tuesday? Zero activity. Ano po? Nagkukwento or makikinig po at manunod tayo ng kwento. So, kahapon, araw ng Lunes, ano ginawa nyo kahapon? Kumanta. Ano daw po yung pamagatang kanta natin kahapon? Shoulder. Head, shoulder, knee, and toe. Okay. Ito po yung activity yung ginawa nyo kahapon. Kumanta ka ng head, shoulder, knee, and toe. Asan nga daw po ba ang inyong head? Patingin ka, asan daw po yung head? Patulog ka. Oo, oh, okay. Asan ang shoulder? Shoulder. Shoulder, knee. Knee, yung tuhod. Tuhod. Ano tuhod? Toes. Toes. Yung inyong mga paa. Okay, kasi ang pinag-aralan daw po natin sa bonso po sa iba't ibang bahagi ng ating katawan at yung kanilang mga gamit. Okay? Pag tinawag po ni teacher yung pangalan, taas po ang kamay, tapos sabihin, present po. Edison. Edison. Okay. Wala si Rachel. Okay. Ashley Kate. Ashley. Yara Luna, wala. Lillian. So, ilan din? Asa namang ngipin? Nag-toothbrush daw po ba? Nag-toothbrush? Opo. So, dapat, bago at saka pagkatapos kumain, lagi natin sinututbrush yung ating mga ngipin. Para hindi po yan masisira or sasakit. Okay po? Okay, ngayon, may kwento na naman tayo sa panibago. Ang pamagat daw po ng kwento natin ngayong umaga, ang alamat ng ang palaya. Sabihin nga po natin, ang alamat ng ang palaya. Okay. So, ready na po ba kayong makinig? Opa! Sa ating kwento, pakinggan at panoorin pong mabuti kasi mamaya magkakaroon daw po. Okay po. Alamat ng Pampalaya. Kwento ni Ogie Rivera Jr. Guhit ni Cora Alvani. Pakinggan mo. Makinig ka, tingnan mo. Naantok ka na. Sa bayan ng Sarimo, natiniraan ang lahat ng uri ng kulay. Tingnan mo. Makikitang naghahabulan sina Labanos at Mustasa. Ay! Magpapatintay.
ng bawang, sibuyas, upo at katola. Tatakuan sina Sing Kamas, Talong at Luna habang naglulugsong baka sina Kamatis at Kalabasa. Isang araw, umusbong ang isang kakaibang gulay. Siya ay si Ampalaya. Paputla ang kulay ng balabo at sa kahit anong lasay, salat siyang talaga. Dahil dito, unti-unting pumulupot ang mabalahin sa katawan ni Ampalaya. Naging bumulitin siya at mainitin ang ulo. Lahat ng kulay na lumapit sa balat niya ay pinupuyawan niya. Huwag kayong lumapit sa akin! Hindi ko kayo kailangan! Layas! Dahil dito, pinayuan kasi siya ng lahat ng ulay sa pagkakunong saliwa. Isang maalinsangang gabi, isang maitim na balak ang namulaklak sa utak ni Ampalaya. Kailangan magkaroon din ako ng lasa, kulay at ganda tulad ng ibang mga gulay, bulong ni Ampalaya sa sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinagawa ni Ampalaya ang kanyang balak. Dahan-dahan, gumapang siyang papalapit sa balat ng mga walang kamalay-malay na biktima. Sinunggaban niya ang tamis ni Kalabasa. Isinigid niya sa isang bayong ang asin ni Kamatis. Pati na ang anghang ni Luya. Nakita rin niyang nakasampay sa bintana ang kaputihan ni Labulos. Agad niya itong kinuha. Sinaklan din niya ang lilang balat ni Talong at ang bunti ang pisngi ni Mustasa. Ipinuslit din niya ang lutong ni Sing Kamas, ang manipis na balat ni Sibuyas, ang malasuklang kutis ni Kamatis at maging ang gaspang ni Patolang. Sa wakas, nasa akin na ang lahat ng lasa, kulay at ganda. Siguradong kainin kita na po ng lahat ng gulay, sabi ni Ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingasaw ang balita tungkol sa nakawang naganap. Tipon-tipon ang lahat ng gulay. Lumuwa ang mga mata ng lahat nang biglang dumating ang isang di inaasahang bisita. Isang dayuhang gulay. Iba't iba ang kulay ng balat niya at kaya pa niyang mag-iba-iba ng lasa. Kahanga-hangang gulay talaga. Ngunit para kay Kamatis, patuloy-tuloy ang pagkulay ng bisita.